Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na magbibigay ng karagdagang kaalamang legal sa inyo ngayon. Opo, kagaya nung nabanggit ko last time, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na latches. Ano bang ibig sabihin ito? Ito yung pagtulog sa karapatan natin na hindi ipaglaban sa tamang panahon. Opo, pag-usapan natin ang tungkol dyan sa latches. Sa mga Supreme Court rulings at sa ating batas, ang ibig sabihin sa English niyan ay yung failure or neglect for an unreasonable and unexplained length of time to do that which by exercising due diligence could or should have done earlier. So, ang ibig sabihin, ito yung hindi maipaliwanag na antala sa pag-assert o paglaban ng ating karapatan, let's say sa lupa, at ipaglaban ito ng tamang panahon. Kung kaya't pagdating sa korte, ito na yung tinatawag na barred by latches. So, kasi pag tayo ay nasa pwesto, nasa sitwasyon, na kailangan natin ipaglaban agad ang ating karapatan, ay dapat umaksyon tayong agad. Marami akong mga nabasang mga comments sa aking yung aking vlog na yun, matagal na yung panahon, 30 years, 40 years, saka palang aaksyon, eh pagminsan yan ay ano, tinitingnan ng korte sa kanyang evaluation ng facts, ay tinitingnan ng korte na huli na ang paghahabol at siya ay barred na by latches o yung tinatawag na estoppel by latches. Mayroong apat na elemento ang paano sineset up yung defense na latches kapag ikaw ay inireklamo. Kung ikaw ay isang defendant at mayroong nagreklamo sa'yo, pero inireklamo ka, pero dapat masatisfy yung apat na elemento na yun . Para ma-set up mo yung defense na latches na sasabihin mo doon sa kalaban mo, sa complainant, huli ka na, hindi ka na dapat mag-habulin yung lupa o yung pag-aari ng lupa sa akin sapagkat ikaw ay huli na. So, apat na elements yung nakasaad sa mga Supreme Court rulings at sa ating batas para magamit yung tinatawag na defense of latches. Ano? Unang-una, dapat kung ikaw ay nakapuesto sa lupa, ikaw nagsasaka ng lupa at mayroong biglang nag-claim na patituluhan, nalaman mo yan, dapat within a reasonable time, sabi nga ng korte, sabi ng batas, within a reasonable time, length of time, dapat ipaglaban mo ang karapatan mo. Either magsampa ka agad ng kaso for recovery of ownership at ipa-cancel yung title niya kung yun ay fraudulent registration o kaya ay mayroong void contract kung bakit siya nagkaroon ng titulo. Dapat ilaban mo agad yun. Yan ang number one na essential element para magamit sa iyo yung latches. Number two, yun nga, number two, dapat mayroong reasonable time na dapat ay magamit mo ang panahon para may paglaban agad ng iyong karapatan. Kasi, yun nga, pag natulog ka sa karapatan mo, ay pwede kang mabarred by latches sooner or later. Pag na-evaluate ng korte na wala kang ginawa sa matagal na panahon, gayong may threat sa possession and ownership mo ng lupa, wala kang ginawa. So, pwede yung ma-consider as latches. Okay, yung number three naman, element, ay yung, alimbawa kasi, yung lupa nga, ngayon ay alam mo na hinahabol nila at sila ang gustong magmay-ari,
Eh ngayon, nalaman mo, eh, nagpapatuyo ng kubo sila, nagpabakod, nagtatanim. Pero hindi mo pinansin ng matagal na panahon. Pagkatapos after so many years, eh biglang magsasampa ka ng kaso. Pagkatapos yun din ang isasampa mo sa kanila, nagpatayo ng bahay, nagpatayo ng bakod. Tapos eh, yun nga, nag-occupy nung pwesto nila. Pagkatapos eh, kiklaim ka ulit for recovery of possession and ownership. Gayong hindi mo sila pinansin noong gumagawa sila ng mga bagay na yun dyan sa lupa. So, ito ay isang elemento na kasama doon sa apat na elements na sinasabi natin. At number four ay yung sa tagal ng panahon, yung defendant, yung dinidemanda, ay nakapagtanim na doon sa lupa, napaganda na ang lupa, wala kang ginawa, alam mo na meron silang ginagawa doon sa lupa. Ngayon ay ang ganda na ng improvement. Kapag nagsampa ka ng kaso at magdi-decision in favor of you, alam ng korte yung mangyayari doon sa defendant, kung anong magiging epekto sa kanya noon, dahil may bahay na, may mga puno na, malalaki na, may fruit-bearing trees na, o kaya ay may mga halaman na magaganda, ay sakabo pa lang ipa-file lang yung kaso for recovery of ownership and possession, ah, maaaring mabard ka na by laches. Opo, tandaan po natin na ang ating karapatan sa ating mga properties ay dapat ay kung tayo ay maaapektuhan ng merong umaagaw, merong kumukuha, kailangan ipaglaban agad natin ang karapatan na yan. Sapagkat kung hindi, mayroon ding panahon na binibigay sa atin o tinitingnan sa atin kung kailangan mo talaga ang lupang yan o ang karapatan mo dyan ay dapat mong ipaglaban agad, pero hindi mo ginagawa, hindi ka kakampihan ng korte sa pakikipaglaban mo later sa pag-claim ulit ng lupa na yan. So, mahalaga po yan. Marami pong nagkakamali sa ating mga kababayan na pinababayaan ng matagal na panahon ang kanilang karapatan sa lupa, sa property, tinutulugan lamang nila, hindi nila pinapansin. Pagdating ng araw, kapag yan ay umabot sa korte, makikita na tayo natulog sa ating karapatan, so mawawala rin yan sa atin. So sana po ay kahit dito sa maliit na iksikong vlog ngayon ay meron kayong nakuha, tandaan po lang natin yan at magagamit po natin yan sa in the future kapag dumating ang panahon na kailangan natin malaman yan. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa aking mga viewers, subscribers. Patuloy po ang pag-akyat ng ating numbers. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At alam ko naman na kahit konti ay nababahaginan ko kayo ng kaalamang ligal. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Magkita-kita tayong muli.